Dito nga pala kami sa Main Street Radiology. Ngayon kasi yung schedule ng MRI ko. Magpapacheck ako kasi madalas sumakit yung ulo ko. Nagsimula ito nung nagkaroon ako ng Bell's palsy. 7 months pregnant ako nun kay Bill. Tapos napansin ko yung right side ng mukha ko. Parang hindi ko siya magalaw. So nung pagbalik ko ng OB ko, sinabi ko yun. Then syempre that time required pa yung mask kaya hindi niya naman napapansin. Tapos sabi niya parang Bell's palsy yan. So nirefer niya agad ako sa kakilala ng neurologist. Kasi nga syempre buntis ako nun, just to make sure lang daw na hindi ako inaatake or what. So yun na nga, napansin ko after nung nangyari na yun, madalas na sumakit yung ulo ko. Kaya yun na nga, nag-decide na lang yung neuro ko na i-EEG ako and MRI. Pero nung time na may Bell's palsy pa ako, pinag-therapy na lang ako at acupuncture. Tapos, ang sabi pala sa akin nun, sama pala yung natutulog ka na basa pa yung buhok mo. Or kaya natatapatan ng malamig na hangin yung sa mukha mo. Nung buntis kasi ako nun, tamad na tamad ako mag-blower ng buhok ko. Yun pala, pwede yun maging isang cause ng Bell's palsy. Pero sa totoo lang daw, hanggang ngayon hindi nila alam yung reason. Pero yun daw yung mga naging common na ginagawa ng mga pasyente na napansin nila kaya sila nagkaka-Bell's palsy. Anyway, ngayon naman papunta kami ng Costco. Tamang-tama, lunchtime na. So, kakain muna kami bago mag-grocery. So, ganito nga pala yung itsura ng food court sa Costco. Konti lang yung menu nila. Pero malaki naman yung mga servings and mura pa. So, nag-order ako ng isang pizza para kay Yorme. Si Yorme nga pala yung asawa ko. Tapos yung akin naman, hotdog and soda. So, yung total ng mga order ko na yun is $3.08 lang. Pwede na, diba, para sa isang slice ng pizza, hotdog, at soda. Yung soda na yun, only soda pa. So, yun, hinaantay ko na lang tawagin yung number ko. So, tapos, pumunta na ako para kumuha ng inumin. Yung kinuha ko, lemonade. Then, pumunta na ako sa condiments. Gusto ko kasi yung hotdog ko may ketchup, mustard, and relish. Pero kahit naman wala yung mga yun, masarap pa rin naman ang hotdog eh. Ano ba yun? Ba't ako natuwan? Pinag-iisip ko talaga oh. So, ito nga pala yung itsura ng hotdog. So, ito naman yung pizza. Wow, ang laki. Sana all char. So, kakain na muna kami. Sarap. Unang kagat, hotdog lahat. Char-char lang. Ako po, napaso pa si Bill. Di man lang muna hinipan ng tatay. Talaga naman po, oh. Diyos ko. Ay, iyan nga pala si Bill tsaka si Yorme. So, dito muna kami kumakain sa loob ng kotse kasi ang lamig sa labas. Mas maganda rin kasi nabusog kami bago mag-grocery. Kasi sabi nga nila, pag gutom ka at nag-grocery ka, mas marami ka makukuha ng pagkain na hindi mo naman kailangan. O, diba? Hindi naman ako mukhang gutom na gutom. So, ayan. Papasok na nga kami sa loob. Ito namang batang to, nag-uumpisa ng tumakbo. Ayaw pa magpahawak sa akin. Grabe pa naman ang likod nito, parang kitikiti. Kuha lang muna kami ng pushot para paupuin namin to si Bill. At ayoko kasi maghabol. So yun na nga, nag-iisip muna kami kung anong uunahin namin kunin. Ito naman si Yorin, patingin-tingin pa ng TV, kala mo naman bibili. Actually, yung bibilin lang naman namin mga miko. Ayan daw, gusto daw ni Yorme ng king crab. Paminsan-minsan lang naman daw pag naka-LL. Tapos ito din daw baboy kasi mahilig si Bill sa adobong baboy. Ako, inawapan dahilan yung bata. Siya naman talagang may gusto. Tapos ito din daw lamb. Masarap kasi siya magluto ng lamb, hindi malangsa. Tapos ito naman Thai chicken. Yung chicken curry niya. Salmon ang gusto ko. Masarap kasi ito. Madali lang lutuin. Ibe-bake lang. Tapos kumuha na rin ako nitong chocolate mousse kasi minsan nagka-crave ako sa sweets. Ganito nga pala yung itsura ng mga ready-to-cook meals. Yung iba, i-oven mo na lang. Tapos yung iba naman, iinitin mo na lang kasi yung mga luto na. Dito naman yung mga fruits nila. Tapos dito yung bakery sides nila. Grabe ang dami kaya niyan guys. May mga cookies, pastries, pies, and cakes. Tapos ang lalaki pa ng mga size. Ang sarap kaya niyan i-business. Alam mo yun, kung meron ka lang pwesto, tapos ano na lang kukuha ng mga pangbenta mo. Wala lang, na-share ko lang. Dito guys, tingnan niyo yung donut o. Ang cute. Parang ang sarap. Pero syempre, hindi ako paawat. Kumuha na rin ako. Ay, tapos nandito nga pala yung mga seafood nila. Ayan, may kinuha na naman si Yorme. Tapos kumuha na rin ako ng Cheetos para something salty. Puro sweet na lang yung mga kinuha ko at least yan, balance na. Uy, ang gaganda ng mga bulaklak ko. Nagulat ako kasi biglang sabi ni Yorme, kumuha daw ako. Sabi ko, ayoko, mahal niyan. Sabi niya, hindi, maganda naman, ikunin mo na. Apa, himala, mukhang mahirit tumamaya ah. Pagkatapos namin magbayad, pinatakbo-takbo muna namin si Bill bago kami umuwi. Yun lang naman mga kabayan. Fighting!